Kaalinsabay ng pagdiriwang ng pista ni Santo Tomas de Aquino na siyang dakilang patron ng UST Angelicum College. Isang pagkilala at pagpupugay din ang iginagawad ng UST Angelicum sa mga piling empleyado bilang pagkilala sa kanilang di matatawarang pagsisilbi at dedikasyon bilang katuwang ng UST Angelicum sa pagganap ng kanyang misyon sa edukasyon sa nagdaang 48 taon. Isang pagsaludo at pagbati ang aming handog sa inyo, mga minamahal naming kawani ng UST Angelicum. Pinakikilala ang mga kawani na naging bahagi ng UST Angelicum sa nakalipas na 5 taon. Napakalapit ng Angelicum sa bahay namin. Yung mga guro rito, talagang malalapitan mo, madadamayan mo, tutulungan ka, aalagaan ka. Dito kasi sa UST Angelicum, mararamdaman mong kabahagi ka, kaisa ka, kapamilya ka. Isa na dito ay ang pagiging Dominikano. Dahil malaking bahagi ng pagkatao ko ang simbahan. At isa sa mga katangian ng UST Angelicum ay ang pagiging malapit nito sa simbahan upang mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa bilang tao at bilang guro. Mas sinahanap ko po pa rin yung school environment. Kaya po nung nakita ko po sa website ng UST Angelicum na naghahanap po sila ng isang librarian. Hindi po ako nag-atubiling mag-apply. Ang UST Angelicum ay isa sa mga nagbigay sa akin ng oportunidad na makapagbigay ng aking serbisyo, may pamahagi ang aking kaalaman at mapalago ang aking pagkatao. Pinili ko ang UST Angelicum dahil dito ako nilagay ng Diyos para siya ay paglingkuran sa pagtupad ng aking misyon sa buhay. Actually, suntok sa buwan po talaga yung pag-apply ko sa UST Angelicum College. For all I know kasi, marami pong nag-a-apply na nurses. Sinubukan ko lang po siya. Good thing po kay Lord na na-accept po ako. Pinili ko po ang UST Angelicum College dahil alam ko pong mabibigyan ako ng potensyal at kakayahan mapalawak pa ang kaalaman ko sa larangan ng aking trabaho. Masaya ako dahil marami akong natutunan, lalo na sa iba't ibang aspeto ng aking pagkatao. Siguro hindi pinili, pero
ibinigay sa akin ang USC Angelicum College. Sabi nga sa kanta, pinagtagpo kami pero hindi ko lang alam kung tinadhana talaga kami. Pero it's more of ibinigay sa akin more than pinili ko ang Angelicum. Pinili ko ang UST Angelicum dahil bukod sa alma mater ko ito, ito ay naging pangalawang tahanan ko na. Niisip ko rin gusto kong magserbisyo sa isang institusyong malaki ang naitulong sa aking buhay mula noon. Mr. Marvin Froy B. Ate, Learning Facilitator, Filipino. Mr. John Vincent Banataw, Coordinator, Araling Panlipunan. Ms. Michelle A. Esmilia, Librarian. Dr. Maiden Grace A. Gan, Program Chair, Business and TESDA. Ms. Ana Lisa G. Minya, School Nurse. Ms. Joy S. Mohal, Staff, Registrar's Office. Dr. Glenn Irwin C. Reynon, Program Chair, Communication. Ms. Rachel Marian A. Robles, Staff, External Affairs. Isang pagbati sa mga sumusunod na kawani na patuloy na naglilingkod sa UST Angelicum sa nakalipas na isang dekada. Ang karanasan ko sa Angelicum ay masasabi ko ay isang paglalakbay ng pag-asa at pangako. Malawakang pag-unawa at mahabang pasensya. Pangalawa po ay marunong mag-appreciate at magpasalamat. Mag-appreciate sa kahalagahan ng trabaho. Pangatlo, natutong lumaban at bumangon sa bawat pagkakamali at lumaban sa pagsubok ng buhay. Ito isang dekadang storya na uminog sa mga tema ng pagkakaibigan, ng pag-asa, ng kahalagahan ng pagsusumikap at pagsisipag, ng tamang pagharap sa mga pagsubok, ng pagtitiwala sa Diyos, sa ating sarili, pagpapanatili ng magandang relasyon sa ating kapwa at siyempre sa ating Panginoon. Mahirap is halarawan sa tatlong pangungusap yung aking 10 taong pamamalagi sa Angelicum College. Pero it's a humbling experience dahil sa mga taong nakilala ko, na-meet ko, na tagaloob at tagalabas ng Angelicum. Dito ako umiyak, pero dito ako naging napakasaya rin sa loob ng institution na ito. In short, siguro, ito ay maisa sa larawan ko. In the words of Francis M., it's a kaleidoscope world. Salamat. Salamat, Angelicum. Natutunan ko ang pagpapahalaga sa aking mga kapwa, sa mga kasamahan ko sa trabaho, at lalong-lalo na sa aking trabaho. Napagtibay at napalalim ang paniniwala ko sa Puong May Kapal, sa patuloy na paggabay at pagbibigay liwanag sa akin sa lahat ng oras at pagkakataon. Lubos kong naunawaan ang kahulugan ng aking buhay. Nakita ko ang aking sarili bilang katuwang ng UST Angelicum sa paglinang ng kaisipan ng mga kabataan para sa kinabukasan. Marami akong experience dito na magaganda sa Angelicum. Hindi lang empleyado, turing sa iyo dito ni isang kapatid sa UST Angelicum, laging may nagmamahal sa iyo dito. Natutunan ko kung paano makisalamuha sa mga iba't ibang klase ng mga tao. Ito ay naging daan upang mas maunawaan ko ang aking sarili. Mas naunawaan ko ang aking mga kahinaan at kalakasan, gayon din ang aking pag-uugali. Naging daan ito upang aking mapalawig ang aking kalakasan
at mapalalim ang aking mga relasyon sa katrabaho at kaibigan na hindi ako tinuring iba, kundi tinuring nila ako bilang kapamilya. Kaya UST Angelicum College, maraming salamat sa inyong lahat. Miss Maria Delia D. Alcantara, Team Leader, Extension Services. Miss Violeta V. Alinyabon, Cashier, Finance. Dr. Evilu H. Bongkin, Researcher. Miss Novelita R. Cabotaje, Head, Finance. Miss Christine Veronica N. Lopez, Administrative Assistant, Financial Affairs. Miss Hilda T. Mercader, Clerk, Office of Student Affairs. Mr. Elmer L. Mijares, School Driver. Ms. Nanette M. Morales, Accounting Assistant. Ms. Catherine Celine S. Ortiz, Learning Facilitator, English. Ms. Roxanne C. Reysag, Learning Facilitator, Mathematics. Ipinakikilala ang mga indibidwal na piniling lumago at magpatuloy ng kanilang profesyon sa institusyon sa loob ng 15 taon. Ang 15 taong paglilingkod ko sa UST Angelicum College ang siyang humubog sa akin upang maging isang ganap na guro. Na ibabahagi ko ang aking mga kaalaman sa aking mga mag-aaral at patuloy akong natututo sa pang-araw-araw na karanasan na naging gabay ko upang mapagbuti ang aking propesyon at ang aking sarili. Makikita ko talaga ang pagyabong ng propesyon ko as librarian for 15 years dahil lahat ng aspeto ng world of librarianship pina-experience sa akin ni UST Angelicum. And sobrang pasasalamat ko dahil hindi lang propesyon ang natulong sa akin, kasama na din ang personal life ko, professionally and spiritually. Lumago ang aking bansa, nakapag-aral ako ng TISDA at nagamit dito ng lahat ng mga anak ko ang kanilang profession. Kasi dito po nakapag-aral ang aking 4 na anak sa UST Angelicum College simula nung ako maging empleyado ng UST Angelicum College. Miss Irene M. Mercado, Learning Facilitator, Science. Miss Imelda L. Orca, Librarian. Mr. Roel J. Susada, Plumber, Auxiliary. Pinagmamalaking ipinakikilala ang mga natatanging indibidwal na sa loob ng 20 taon ay nananatili sa kanilang matapat na paglilingkod sa institusyon. Ang Angelicum ay isang pamilya. Pamilyang masayang nagtatrabaho. Lugar na lahat ay accepted bilang mga katrabaho. At ito ang lugar na kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga learning facilitator para maibigay nila ang best nila sa kanilang estudyante, lalo na sa pagtuturo ng non-graded system.
ang pagtuturo ay may kabuluhan para sa akin. Ito ay may layunin na magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral upang sila ay matuto at maka-apekto ng positibong pagbabago sa mga mag-aaral. Pamilya, pagtanggap, pagmamalasakit. Sa UST Angelicum, naramdaman ko ang pagtanggap ng walang paghusga. Sa para lang din ito, nakita ko ang pagmamalasakit upang ang iyong pagkatao ay mabuo kasama ang iba. Mr. Eduardo Asuzano, Learning Facilitator. Ms. Bernadette L. Doromal, Learning Facilitator, Araling Panlipuna. Ms. Mary Ann A. Villegas, Coordinator, Filipino. Ipinakikilala ang dalawang natatanging kawani ng paaralan na patuloy na tumutugon at nananatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang guro sa loob ng 25 taon. Dahil sa iyo, unti-unti kong natupad ang aking mga pangarap, lalong-lalo na sa aking pamilya at magulang. Akin po itong naramdaman matapos po ang 25 taong paglilingkod sa UST Angelicum ay ngayon pong panahon ng pandemya, kung saan kahit krisis po, ang ating paaralan po ay nagbibigay sa amin ng mga pribilehyo na para sa isang empleyado po. At dito ko rin po naramdaman ang malasakit bilang isang empleyado po. Kami po ay patuloy na binibigyan ng UST Angelicum kung ano po ang nararapat para po sa bawat isang taga-Angelicum or isang empleyado ng Angelicum. Ms. Imelda B. Cruz, Learning Facilitator, CLE. Ms. Judith R. Maliari, Learning Facilitator, Filipino. Isang malugod na pagbati at pasasalamat ang alay ng UST Angelicum sa natatanging kawani ng institusyon na nag-alay ng dedikasyon, tapat na paglilingkod, at pagpapahalaga sa paaralan at maging sa mga mag-aaral nito. Ang aking pagiging loyal sa kolehiyo, matapat sa serbisyo, at responsableng guro ang maituturing kong malasakit na ibinigay ko sa UST Angelicum College. Higit sa lahat, ang suportahan ang UST Angelicum College sa kanilang layunin at programa ng buong puso. Ang pagmamalasakit ko sa Duros, UST Angelicum ay nakita ko noong kare-regular ko pa lamang ay tanggapin ko ang hamon para maging Pangulo ng Union Angelicum Faculty Employees Association. Nung ako ay matalaga bilang Pangulo, ay sinikap ko na mapagkaisa ang mga non-teaching at teaching personnel at magkaroon ng maayos na ugnayan ang management at ang union. Ito ay isang pagmamalasakit sa dahilang napakahirap magpagkaisa ang dalawang grupo na may magkaiba na kagustuhan. Sa tiwala at pagkaisa ng bawat manggagawa at ng management ay nagkaroon ito ng maayos na ugnayan. Ms. Maria Teresa O. Fidelino, Learning Facilitator, Senior High School. Mr. Jose M. Paliarca, Head, Office of the Student Affairs. Mapagpalang araw para sa lahat. Ang aking taus-pusong pagbati sa pamunuan ng UST Angelicum College sa pangunguna ng ating Pro Vice Rector, Reverend Father Ferdinand Bautista, OP. Ang magandang kinabukasan
ay para sa taong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Ito ang aral na itinuro sa akin ng aking mga magulang na hanggang ngayon ay dala-dala ko sa UST Angelicum College. Na itinuring ko ring pangalawang tahanan at pamilyang babalik-balikan. Sa 30 taon ko sa UST Angelicum College, saksi ang paaralang ito sa napakaraming karanasan at pagsubok na aking pinagdaanan. Dahil dito, hindi makakailang ang resultang ito ay pagbuo ng isang buo at matatag na butihing guro. Hindi rin matatawaran ang pagtitiwalang ibinigay sa akin ng institusyong ito bilang susi ng tagumpay na ito. Ang isa sa magandang karanasan ko na hindi ko malilimutan sa UST Angelicum College ay ang pagiging mapagbigay nila sa mga empleyado. Nakarating ako ng iba't ibang lugar sa Pilipinas, nakalipad rin ako sa ibang bansa tulad ng Hong Kong at Macau. Bukod sa pribilehiyong natanggap ko bilang guro sa paaralang ito, isa sa magandang aking natutunan ay kung paano gumawa ng module. Mahirap gawin sa simula dahil kinakailangang maglaan ng sapat na oras sa pagbabasa at pagsusulat. Bilang paghahanda, kumuha ako ng crash course sa computer upang matuto ako ng tamang pag-layout ng aking kauna-unahang module sa economics. Natutuhan ko rin sa UST Angelicum College ang maging flexible sa pagtuturo. Maliban sa pagtuturo ng araling panlipunang subjects, ako ay nakapagturo din ng technology, home and home economics, at religion sa basic education. Nang ako ay binigyan ng ibang subjects, inisip ko na kailangang kayanin ko dahil ito ay malaking hamon sa akin bilang guro kung hanggang saan din ang aking kaalaman at kakayahan. Napakapalad ko sapagkat mas lumawak pa ang aking kaalaman at karanasan sa pagtuturo. Naniniwala ako na ang tunay na guro ay malalagpasan ang mga hamon na ito kapag inilaan niya ang kanyang puso. Higit sa lahat, nais kong bigyang pansin ang pinakamahalagang tulong at benepisyo na naibigay sa akin ng UST Angelicum College na makapag-aral ng libre mula nursery at makapagtapos ang aking anak na si Chloe na ngayon ay nasa YS 11 na, na may daladalang tatak na Tomasian Angelican habang buhay. Napakasaya ko dahil nagagabayan ko at nakakasama ko ang aking anak sa kanyang pag-aaral. Bilang ina, ito ay malaking tulong pinansyal sa katulad ko na nagpapaaral ng anak. Ang aking walang hanggang pasasalamat sa UST Angelicum College, bilang ina at guro, ito ang pinakamagandang regalo, benepisyo at tulong na aking tinatanggap at tinatanaw na napakalaking utang na loob habang ako'y nabubuhay sa sintang paaralan. Nais kong suklian ng kabutihan, matapat na serbisyo, pagtuturo ng may kalidad sa aking mag-aaral, suportahan at tulungan ang kolehiyo sa kanilang mga adhikain. Maraming binago sa aking buhay ang UST Angelicum College bilang ina at pagiging guro. Ang mga estudyante na nagbigay kulay at kahalagahan sa akin bilang guro. Mula sa pagiging simpleng classroom teacher hanggang maging coordinator ng araling panlipunan at scouting department at sa kasalukuyan, masaya at aktibong nagtuturo sa senior high school department. Marami pa akong mga gawain na dapat harapin, gawin at gampanan ng mabuti para sa UST Angelicum College. Ito ay ang pagsikapan ng mabuti, ang pagtuturo at sumabay sa mga bagong estratehiya at patuloy na suportahan ang UST Angelicum College na maging matatag pa at ipagmalaki sa iba.
Ang paaralang hinubog ng panahon, kumakalinga sa mga guro't mag-aaral, at sumasabay sa kahingian ng panahon. Iyan ang tatak Tomasian Angelican. Naniniwala ako, kahalintulad ng aral ng aking magulang, na ang kakayahan na mayroon ang sintang paaralan ay nakabatay sa matatag na pagtitiwala ng isa't isa sa anumang sitwasyon at ibibigay ng pagkakataon. Sa 30 taong ko sa institusyon, naging bahagi na rin ako ng kasaysayan, pagbabago at pag-unlad nito. Salamat sa Puong May Kapal sa patuloy na tulong at paggabay sa ating paaralan at sa lahat ng mga bumubuo nito. Isang taus-pusong pasasalamat ang aking hatid sa minamahal kong UST Angelicum College. Maraming salamat. Mga minamahal, mga administrador, mga kamanggagawa sa bayan ng Diyos sa UST Angelicum, at mga piling kasamahang pararangalan, magandang gabi. Noong Webes ng hapon dito sa Amerika, Biyernes naman ang umaga dyan sa atin sa Pilipinas, nakatanggap ako ng isang good morning greetings mula sa isang pari namin sa Santo Domingo. At ang greetings ay may kalakip na tanong bilang gabay sa pagninilay sa Ebanghelyo para sa araw na iyon. Ang Ebanghelyo ay ayon kay San Marcos chapter 2 verses 1 to 12. At doon ay kinukwento ang pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko. Sa dami ng mga tao, gumawa ng paraan ang mga kaibigan ng paralitiko para mailapit siya sa Panginoon at mapagaling ito. Mula sa bubong ng bahay, kung saan naroon ang Panginoon, bumutas ang mga kaibigan ng paralitiko at naibaba nila ang paralitiko at nailapit sa Panginoon, kaya napagaling ito. Sa pagbati na natanggap ko, nakasulat ang isang gabay sa pagninilay, isang tanong, at ang tanong, who are you bringing to Jesus? Sino ang dinadala mo kay Jesus? Pinagdiriwang natin ngayon ang Employees Day at itinaon din natin ito sa araw na ito para ganapin ang pagkilala sa hindi matatawarang paglilingkod na ipinakita ng mga pili nating kamanggagawa. Magandang katanungan, hindi lang para sa mga service awardees, kundi sa ating lahat na naglilingkod ang katanungan mula sa Ebanghelyo. Sinong dinadala mo kay Jesus tuwing pumapasok ka sa UST Angelicum? May nadadala nga ba tayo o nailalapit sa Diyos? Makailang ulit ko na ding ipinaalala sa lahat na sa isang Catholic school, we don't just practice our profession, but rather, we are responding to a vocation. Kalooban ng Diyos na tayo ay magbahagi ng ating mga biyaya upang mailapit o madala ang iba sa Diyos, katulad halimbawa ng mga estudyante, ng kanilang mga magulang at pamilya, ganun din ng ating kapwa manggagawa. Katulad sa mga kaibigan ng paralitiko sa Ebanghelyo, sa bawat araw na pumapasok tayo sa UST Angelicum, gumagawa din tayo ng pamamaraan at ginagamit natin ang ating mga talento hindi lang para magtrabaho, not just to earn a living, but in order to bring someone to Jesus. Sana ngayon sa pagkilala natin sa mahabang taong paglilingkod ng ating mga piling kamanggagawa, hindi lang haba o dami ng taon ang magbigay sa atin ng inspirasyon upang katulad nila manatili tayo sa ating minamahal na paaralan. Sana maging inspirasyon din natin ang marami nilang nailapit kay Jesus. Mas maraming taon ng paglilingkod, mas maraming tao sanang nailalapit sa Diyos. Sa ating mga service awardees, congratulations! Salamat sa inyong hindi matatawarang paglilingkod sa bayan ng Diyos sa UST Angelicum. Biyayaan pa sana kayo ng maraming bagay at talentong maibabahagi ninyo upang makapagdala kayo o makapaglapit pa ng maraming tao sa Diyos.
kung ilalapat ko sa isang kanta ang paglilingkod sa UST Angelicum, ito ay salamat. Kulang ako kung wala ka. Next in line. Ikaw at ako. We are the champions, my friend. Salamat, ito ay unforgettable. Glowing inside, walang hanggang pasasalamat. Rainbow, it's a kaleidoscope world. Ito ay walang hanggang pasasalamat. Grateful. Laging may nagmamahal sa'yo. Salamat. You gotta be. Nothing gonna stop us now. Ito ay salamat. Thank you, Lord. Top of the world. Salamat. The journey. Walang hanggang pagpapasalamat po. Through the years. If we hold on together. Sa lahat ng kawaning na patuloy na naglilingkod at nagbabahagi ng kanilang galing, talino at panahon, sa UST Angelicum, sa nakalipas na 48 taon, kayo ay nagsisilbing lakas at inspirasyon ng institusyon upang harapin ang hamon ng panahon at ipagpatuloy ang kanyang misyon na hubugin ang mga kabataan na may pagmamahal, katarungan, lakas ng loob at mamuhay ng naayon sa katotohanan dala ng Ebanghelyo. Parangal 2020.